Magandang araw! Tara, samahan niyo ako. Ito na nga yung part 3 at pinakahuling video sa Manila Gala Saga natin. Kahit papano, tara na kagad! Yan, so nandito na tayo sa Luneta Park. Kumalma na yung init, di na mainit. Salamat po. So, andito tayo ngayon sa may Rizal. And yung isa sa mga bagay na kapansin-pansin dito, merong gwardiya. And according dun sa isa sa mga photographers dito na matagal na siya nagtatrabaho, sabi niya, ilan raw sa mga reasons kung bakit binabantayan yung Rizal is to commemorate and to respect yung kabayanihan, and si Rizal din kasi yung national hero natin. So let's commemorate the heroism of Rizal. Tama siya. So ayun, sabi ni Kuya, binabantayan daw siya from 8 ng umaga hanggang 6 ng gabi. And yet again, yes, ang Marines yung nagbabantay sa kanya. Yet again, that's to pay respect, of course, to our national hero. Tara! So, pag lumakad ka lang ng konti dito sa may Rizal Park, makikita mo yung Chinese Garden. Yan siya. Tingnan natin kung anong meron sa loob. I'd say isa siya sa mga stops na pwede niyong bisitahin. And besides, wala siyang entrance fee. So, you might as well visit inside. Tara! Sabi nga pala nung bantay, simula nung nagka-pandemic, tinanggal na raw yung entrance fee dito sa may Chinese Garden, at napakaganda at napakaserene nga pala ng lugar na ito. Ang sarap, tumambay, magpahinga, at considering the fact na kakaunti lang ang green sa Maynila, mga puno, ay talaga namang dapat mong bisitahin tong lugar na to. Kung naghahanap kayo ng mga bagay na pwede nyong gawin dito kasama yung mga anak nyo, mga pamangkin, sa maliliit na bata, yan. Pwede kayo magpalipad sa Ranggola, bumili ng mga laruan. Hindi sila kailangan pantayan ng toto-todo. Bukod nga pala dun sa Chinese Garden, meron ding Japanese Garden dito. At ngayon ko lang na-realize na marami palang garden dito sa may Luneta Park. Isa siya sa mga lugar kung saan pwede kayong mag-relax. Especially kapag kakunti lang yung tao. It's a nice place din. Similar siya dun sa may Chinese Garden. Maganda, maganda rin. Maganda rin yung ambience ng lugar. Serene, relaxing, tahimik. Choo-hoo! Wow. Diyos ko, sarap sa Pilipinas ako lumaki, pero bakit parang ngayon ko lang nakikita itong mga lugar na to. May nahanap pa nga kaming aesthetic spot dito sa may Japanese Garden, itong bridge. Simple lang siya pero sobrang eye-catching. I'd say one of the highlights ng lugar na ito is yung bridge. Ganda siya. At bukod rin sa bridge, meron nga palang Shinto shrine dito sa may loob. So meron din kanlungan ng sining dito. Itong kanlungan ng sining nga pala ay pinaghalong nature park at art gallery. At mostly ginagawa ng mga tao dito is nagre-relax at nagpapahinga. Napakakalmado rin kasi ng ambience dito. Kaya huwag niyong kalimutang bisitahin to pag napadpad kayo ng Luneta Park. So, mission accomplished tayo ngayong araw. Kaya paano? Ganito na lang muna. Like and follow para lagi niyo siyang kasama. Hanggang sa muli. Paalam. Bye.